Pa-shoutout nga pala sa Duat Bikers dyan. Yan lang. And we're back mga Corp sa panibago na namang bike check videos. Dito yan sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. Ayan, so ibabike check natin ngayon mga Corp ang Tosic Peak Pro. Tamang-tama ito mga Corp sa mga naghahanap ng bike dyan na pwedeng sumabay sa mountain bike at the same time pwede kang makasabay sa road bike. Ayan. So, isa itong gravel bike. Sana all naka-gravel bike. Ayan. Oh. Kasi nandito ako ngayon sa Bulacan, ang Lubac capital of the Philippines. So, tamang-tama sa akin ang bike na ito. Ayan. So, bago ko simulan ng bike check mga Herb, syempre, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Siyempre, nagmamawa at nagbabike rides din tayo. Ayan. So, ano pa hinihintay natin mga Corp? I-bike check na natin itong gravel bike, ang Tosic Peak Pro. So, mga Corp, ayan. So, sisimulan natin ang bike check ng ating Tosic Peak Pro sa kanyang timbang. Ang timbang nito ay mga Corp ay 11.5 kilogram. Ang sarap gamitin ito mga Corp. Ayan o. Pwede ka makipagsabayan sa road bike. Pwede ka rin makipagsabayan sa mountain bike. So, tamang-tama itong bike na ito mga Corp dito sa Bulacan. Again, ang Lubac capital of the Philippines, Bulacan. Ayan. So, may bago tayong moto. Ayan o. And syempre, ang size ng ating frame is 49 centimeter. Ayan, so kung ako gagamit nito, parang maliit. Medyo, pakiramdam ko lang mga Corp. Kasi based sa chart, ayan, based sa chart, naka 53 centimeter yung frame na kailangan kong gamitin para sa height na 5'7". Ayan, so para sa mga maliliit, pwede naman itong 49 centimeter. Ayan, pero bago kayo bumili, syempre, mas maganda kung itetest fit nyo muna. Ay, sa mga road bike ganun kadalasan. Test fit muna kayo mga Corp para sigurado. Ayan. At ang kanyang frame, mga Corp, ito cone shape. Yung down tube niya may di ano pa curve dito tas ano na to, parang patatsulok. So cone shape siya. Tosic water decals, Peak Pro water decals. Yung logo ng Tosic dito sa 49 cm water decals. Dito sa kanyang chainstay na Peak Pro, water decals pa rin ang panalo. Dito sa may bandang ibabaw, may Peak Pro pa rin, water decals. So, napaka-konti, napaka-simple ng design or decals ng ating frame. Panalo. Made from aluminum 6061 alloy. Siyempre, ang ating frame. So, bukod dun sa decals, ito ang mga napansin ko dito sa ating frame. So, may dalawa siyang lalagyanan ng water bottle cage. Isa sa top tube, isa sa down tube, at isa sa seat tube. And, syempre, yung seat clamp niya, kung mapapansin niyo mga Corp, wala siyang seat clamp dito, andito. So, pinepress niya, papasikip. Ito. Papasikip yan, ganon. So, tutornilyohan. So, nagmukha talaga siyang minimalist. So, nakabawas siguro ng timbang dito sa seat clamp. And syempre, internal cabling tayo, isa and dalawa rito. So, kung internal, tatlo ang pumasok, tingnan natin kung ilan ang lumabas. So, dalawa at tatlo. Tatlo ang lumabas dito sa may bandang ilalim o sa may bandang bottom tube. Yan. At mapapansin natin ang chain stay niya, mga Corp. Sobrang sexy niya. Di ba? Maliit dito, then bumuka. Oh. Parang binuka yan, no? Ang sarap kaya nung binubuka. Ano? Bilang gano'n, no? At syempre, meron siyang built-in. Parang chain protector. Ayan. So, pero, advice ko mga Corp, pagkabilin nyo ito, bili kayo ng chain protector. Mura lang yun, nasa 50 to 100 pesos. May plastic, may tela, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyo. At syempre, ang dropout niya, parang nakatago siya.
Ay, may dalawang tornilyong maliit na papalitan yan, mga carb. Di ba? At ang ating, nakalimutan ko na ang tawag dito. Ayan. Seat stay. Yung seat stay niya medyo bladed. Ayan, oh, dito. Ayan. At meron siyang bridge. Cute ng bridge niyo, pa-square dito. Ayan. So, pwede lang yan siguro to ng tapalodo. Ayan. At sa ilalim, wala siyang bridge. Yung chainstay niya, walang bridge. Andun yung stopper ng FD. Ayan. So, ang ganda ng frame niya talaga, mga carb. Diba? At dito sa head tube niya, tingnan natin. Ang head tube niya, tapered. Oo. Tapered nga, mga carb. Nagmukha lang siyang straight kasi ang haba at the same time, hindi siya ganun. Kalaki ang diferensya ng taas sa kanong baba pero tapered. Yan. At dito tayo ngayon sa kanyang tinidor. Ang tinidor niya again mga carb, alloy pa rin ito. Ayan. At mayroon lalagyanan. Yan. Bahala kayo kung anong gusto niyo ilagay niyo dito. Yung iba parang may nakita akong bag. May nakalagay na bag dito na maliit. So tatlo yung tornilyuhan niya. Siyempre made by Tosic Water Decals. So bladed to. Ayan. Tapered din. Or palagay ko hindi nga. Hindi. Hindi. Ang steerer tube niya mga carb ay straight. So may nakita akong adapter. Ito adapter yan mga carb. Yan. Pa-confirm mga carb. Sa mga meron na nitong Tosic Peak Pro. Kung talagang tama ang aking nakikita na naka-adapter lang. Ang ating steerer tube. At dito tayo ngayon sa hubs. Joytech ang ating hub. So, malapit na ang bare months. Mapapakanta na naman tayo ng ating joy to the world. Made from alloy. Ball bearing to mga carb kasi rubber yung cover. So, kadalasan naman yung pag rubber yung cover is ball bearing type. Pero alagaan mo lang sa grasa yan mga carb. Tatagal yan. Matibay yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 holes. Siyempre, 24 pieces din ang ating spokes na made from bakal. At ang ating rims ay double wall aluminum alloy made by Tosic. Ayan. O, oh, diba? Panalo. Mga carp, hindi mo pwedeng gamitin ang rim na to sa rim brake. Wala kasi siya nung mga groove. Kasi ang naka-design to for this brake. O, diba? At ang gulong natin, Innova Pro. Ito yung gulong na galing sa kotse na Innova. 700 by 40C. Kung hindi ako nagkakamali mga carp, meron pang 45C. Ayan. So, halos kasing size na siya ng gulong ng mountain bike. So, Innova Pro Stampede. Ang knobs niya may maliliit. So, meron na siyang knobs. Compared dun sa gulong ng road bike, kalbo, ito meron siya. Ayan. Kasi ito ay designed for gravel bike. Pwede sa road. And pwede sa gravel. Ayan. Again, sa likod, ang gulong natin. Ang hubs natin ay Joytech pa rin. Made from alloy. Ball bearing type, quick release. So, kung quick release ang likod, quick release din ang harap. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 holes, 24 pieces na spokes. May mga bike, ako na bike check mga carb, magkaiba ang bilang ng spokes nung dalawang gulong. Pero dito sa Tosic Peak Pro, same sila ng bilang, 24 pieces. Ayun, no? Again pa rin, double wall, aluminum alloy, na rims, na may sticker ng Tosic, and Innova Pro, Stampede 700 by 40C. Yun. At ang ating cogs, ang cogs niya mga ka-erp, ay, pa-confirm natin kung ano to, kung cassette. Oh, cassette to mga ka-erp. Cassette type, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan mga carp, ang linaw oh. Cassette sprocket. Nagdalawang isip ako kasi yung kulay niya ay kulay thread type. So, tingnan nyo, kung pagbabasehan nyo yung kulay, talaga magkakamali kayo, akalain nyo thread type. Pero kung sisilipin nyo siya, cassette yan. Hyperglide, Shimano Hyperglide na 8 speed. 12 teeth to 32. May nakita ko dito ang 12. Dito. Ito pinakamaliit niya at least 12. Ayan. At ang ating RD, Shimano Claris. Ayan, oh. So talaga naman, ang gaganda ng mga lumalabas na bike ngayon. So kung wala akong bike,
malamang mahirapan akong pumili ng bibiling kong bike. Ayan. Plastic ang ating pulley. Ganun din. Parehas na plastic yung dalawa na yan. Ang kadena natin, IKMC. Ayan. So, mapepeki ka talaga ng kulay ng kadena saka kulay ng cogs kasi yung kulay ng kadena niya is yung kadena na ginagamit sa tread type. Ayan. So, sabi nga nila, don't judge the bike by its part. O by, may bago tayo. Ano? Ayan, no? And syempre, toxic crank. Hollow tech yan. Sarap po. Hollow tech. Lima ang ating removable bolt. Then, chainring natin is dalawa. Isang 34 at isang 50. And made from bakal yan, mga kerp. So, minagnet ko yan. Dumikit. Magic. O, di ba? At syempre, FD na Claris. Ah, ito yung detornillo na Claris, oh. Ayan, nakakalimutan ko na yung tawag dito, eh. Ayan, i-flash ko na lang sa screen yung tawag dito. Ayan, oh, Claris, oh. So, titingnan nyo, mga kerp, yung mga Shimano parts, basta may sticker. Ayan, so, rig yun. So, isa is to sa hanapin nyo kapag bibili kayo ng mga Shimano parts. And seat post nya, mga kerp, 27.6 ang taba. Naka-setback to, 1 bolt. And pedal niya is plastic ball bearing type. So alagaan nyo lang yan, mga kerp. Matagal yan. And toxic. Uy, flat. Sa mga mahihilig sa flat dyan, flat na flat talaga to, mga kerp. At matigas. Oh, ang tigas, oh. Halos nakakapako yung pinakasahig ng upuan. Oh, yun, oh. Dito may foam. Ayan. So flat na flat siya. Tapos halos pamaypay na siya. Ito yung ginagamit ng mga lolo natin na palo-palo pag naglalaba. At stem na positive negative, so pwede mong balikta rin yan. Made by Tosic, made from aluminum, 75 mm. Ayan, Neko na headset na dalawang 10 mm. Uy, ang ganda ng dust cap niya, made from alloy. Ito, oh. Oh, parang sarap magpalit ng dust cap, ano? At ang ating drop bar, munting na natin masabihin yung drop out. Drop bar natin is 410 mm, made from alloy na may tatak na toxic. Ayan. At syempre, ang STI natin, kitang-kita nyo naman, mga kerp, walang halo. Walang halong kemikal. Natural na natural. Shimano Claris. Ayan. Ang ating cable ay nasa ilalim ng bar tape. So, para sa akin, pwede ko itong tawaging internal cabling. Ayan, caliper, mga kerp. Ito, oh, nandito sa ilalim. Para matanggal mo to. Oh, di ba? Ang liit, oh. Oh. Again, pro na rotor, 160 mm. Ayan. At syempre, tingnan natin. Kung wala na tayong nakalimutan dito sa ating Tosic Peak Pro Gravel Bike, thumbs up tayo rito. Panalo. So, mga kerp, ang yan ang ating bike check ng Tosic Peak Pro. Again, tamang-tama ito sa mga Bulacan riders. Ayan. Ang capital or Lubang capital of the Philippines, Bulacan. Ayan. So, gravel bike ang ating binag-check ay nagkakalagay ito ng 22,500 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, kung naghahanap ka nga pala ng Hulugang mountain bike, tamang-tama, punta ka dito kasi meron sila ritong home credit. Ayan. So, makukuha mo na to, Hulugan monthly. Ayan. So, makipag-ugnayan na lang kayo ng direkta sa Taurus Bike Shop. Ilalagay ko ang kanilang description. Ilalagay ko sa description ang kanilang Facebook link, contact number, at Google Map para makita nyo or makapagsadya kayo rito. Ayan. So, maraming salamat, mga kerp. Road to 13,000 tayo. Kita kayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.